Wow, bilis sa bilis ng bios sa sa inyo, wala akong masabi sa Sias eh. Kung performance lang, sulit. Sulit yung pera mo dito. Mabilis talaga siya. Ihataw ko na itong Sias. And so, hi 40. So, mag-POV tayo dito sa Sias. Nandito ako sa Bulacan. Tapos, hi honey. Bye. Bye. I love you. Wow! Traffic kanina, pagpunta ko dito. Traffic din. Wala namang bago dito sa Santa Maria, Bulacan. Kailan pa naging ano yung traffic dito? Yan, so dito mo na si 40. Bye 40. So ang daming nagre-request ng POV dito sa Sias. Ngayon lang nagka-time. Sobrang busy. Busy ng sasakyan na to. Ang ganda talaga ng sasakyan na to eh. Wow! Performance, check. Matibay, check. Matipid sa gas, check. Yung forma, maganda rin, check pa rin. So, maganda talaga yung pagkagawa ng Suzuki nito. Magandang sedan ng Suzuki. Grabe sa tipid yung konsumo nitong Suzuki Sias na to. Yung nasa advertisement nila na 27 kilometers per liter sa highway, totoo yun. Totoong totoo yun. Ito, kahit sa traffic, sobrang traffic sa Manila, ang consumption niya is 11 to 14 kilometer per liter. So, ganun siya katipid kahit sobrang traffic. So, wala akong masabi sa Sias talaga. Matibay. Ang tinakbo nito is 139,000 kilometers na, pero wala pang mga pyesa na pinalitan. Wala pa masyado. Yung pang ilalim lang, medyo may ingay na. Palitin na rin kasi 139,000 kilometers na. Sobrang layo na rin nun, diba? Grabe, ang bilis tumakbo nitong Sias na to. Saglit lang yung 180 kph dito. Nasubukan ko na. Nasubukan ko na dati. Year 2016 yun. Nasubukan ko siya sa Tiplex. Pero syempre, nung sinubukan ko yun, walang sasakyan. Eh, alam mo naman sa Isitex, parang mag-isa ka lang sa kalsada. Ayan, so natry ko siya ng isang beses lang. Ayan, so wala akong masabi sa performance ng Sias. 10 over 10. Wow! Ganoon. Daming alam, no? Yung suspension niya, okay rin yung ride. Hindi siya matagtag. Ayan. Perfect. Wow! Ay! Relax, relax. Huwag biglang tawid. Yan, so baka naririnig nyo yung medyo may kalampag na rin. So, yan, palitin na. Pero overall guys, walang problema, makina, mga pyesa. Yung pang ilalim, normal na lang yan eh. Normal na lang na masisira yan pag sobrang layo na ng tinakbo. Ang importante sa lahat, yung makina. Yung performance ng makina. Wow! Napaka-importante yon. Kasi pag once yung makina yung nasisira, nako. Mapakamot ka na lang ng ulo mo kahit walang kate. Ganun yun.
Tsaka pinatakbo ko siya kanina ng 100 plus. Napaka-smooth talaga nung takbo niya. Walang panginginig, grabe. Tsaka palitin na yung ano nito, yung engine support. Medyo kumakalampag na yung engine support niya pag binitawan mo yung clutch. Time na para mapalitan yung mga support nito kasi 139,000 kilometers na. Ganun na siya kalayo. Itong CS na to, naka-schedule na rin siya for repaint. Kailangan siyang mapinturahan kasi ang dami ng gasgas. Paikot yung gasgas niya. Smooth shifting. Wala akong masabi sa Japan technology. Matibay talaga yung gawa niyang Japan. So, let's go. Bilis oh. Sarap patakbuhin eh. Sarap kaya. Cash tayo, cash. Cash. Thank you. Let's go. Wow, nakaharang yung mga truck pa. Hindi ko alam kung anong hinaharang nila dyan. Tinitimbang ba yung mga truck dyan? Kung overloaded? Hindi ko alam yung bakit pinapahinto sila dyan tapos pinapapunta dun. Tinitimbang ba? Guys, sa mga nakakaalam pa, comment naman. Kung tinitimbang yung sasakyan. At sasakyan yung mga truck. Oh, ang ingay ng ano, ilalim. Palitin na talaga yung mga bushing niya. Oh, 'di ba? Naririnig niyo ata eh. Medyo maingay na talaga siya. Kasi nung nasilip to last time, yung nagpa-change oil ako. Nung nagpa-change oil ako sa Rapide. Yung mga goma dun sa mga bushing yung tawag doon. Ano na siya, parang nadudurog na siya. So, kumbaga parang bakal to bakal na yung tumatama. Kaya maingay siya. Ganon. Pak ganon. Wow, bilis ah. Bilis ng bios ah. Sabi ko naman sa inyo, wala akong masabi sa Sias eh. Kung performance lang, sulit. Sulit yung pera mo dito. Mabilis talaga siya. Tsaka ang tahimik ng makina. Grabe, may bagyo pa rin. Umaambon. Pailaw tayo. On natin yung headlight. You know, smooth na smooth to. Hindi man lang nanginginig yung manibela. Yung sasakyan, hindi nanginginig. Nako. Kailangan na palang linisin yung windshield nito. Yun o, ang dumi o. Tingnan nyo. Oo. Puro na yan mga ano, mga watermark. Punong-puno na yan kaya madumi siya. Oh. So malalaman nyo guys kung madumi na talaga yung windshield nyo pag ganyan. Kahit magpalit pa kayo ng wiper nyo, ganyan pa rin yan. Oh, bilis ah! Bilis ah!
windshield ah. Smooth oh. Di man lang nanginginig. Tignan mo yung views oh. Ang bilis ng views oh. Yan oh. Oh. Ang bilis ah. Smooth yung pagbe-brake niya. Yung city ko hindi siya ganoon ka-smooth, eh. Hindi katulad dito eh. Ito talaga smooth siya. Kumbaga pag nag-brake ka, maganda yung pagkakapit, maganda siya. Smooth na smooth siya. Hindi siya nanginginig. Kasi yung city ko may panginginig siya minsan pag nag-brake ako. Ito wala. Ang bilis ah. Ang bilis ah. Guys, kung nagbabalak kayong bumili ng sasakyan, ito marirecommend ko tong Suzuki Sias. Kasi grabe talaga yung tipid. Grabe sa tipid yung consumption ng gas nito. Sulit na sulit. Kahit mas stuck ka sa traffic, grabe. Kahit 1.4 yung makina niya, napaka tipid. Iba talaga pag Japan technology. Diba? 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 Sarap patakbuhin ito eh. Ano? Walang kabig. Next time, lilinisan natin to, ibablog natin. Content is life. Sa mga nagsasabi na wala na akong ma-content, sobrang dami kong content. Kung alam nyo lang. Ang dami ko ng mga content na gawa na, na for upload na lang. Marami kasing nagko-comment eh. May mga ay may ilan lang na nagko-comment na wala na daw akong mai-content. Sa totoo lang, napakarami kong content. For upload na lang. I-upload na lang. And guys, so nasa traffic na po tayo. I-end ko na po itong ating POV dito sa Suzuki Sias. So sana nag-enjoy kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-share. God bless po. All the other kids with the mom that kisses better.